guys! Welcome back to my channel again. My name is Mary Jane Manuel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. In today's video, guys, hindi ko alam kung masasabi kong good news ba to or hindi. Kasi baka mamaya, false na naman to. False alarm na naman. Kasi nung last, na-cancel yung flight ko. So, nung last day, bumili na naman ng ticket yung amo ko nung 'di ba nung last time na sinabi ko sa inyo ang sakay ko is Qatar Airways. So July 3 dapat yung flight ko pauwi pero na-cancel siya sa Qatar Airways kasi travel ban, 'di ba? So yung amo ko parang ano, ewan ko, kulang yata sa pag-iisip. Naiinis kasi ako, guys, kasi alam niyo nung na-cancel yung flight ko, parang ayaw ko nang magtrabaho, parang nawalan na ako ng gana, parang ganun. Kasi nakaset na yung mind ko na uuwi na ako, then na-cancel siya. So, parang talaga nawalan ako ng gana magtrabaho kasi ang iniisip ko, makakasama ko na yung pamilya ko. Tapos na yung PRC ko. Lahat tapos na, sasakay na lang, pupunta na lang sa airport, sasakay na lang ng eroplano, na-cancel pa, saka lang sila tumawag nung last hour na, so nakakawalang gana. Then, nung isang araw lang, ang haba-haba ng panahon na, July 3 na-cancel, tapos kailan lang kumuha nung July 22, bumili sila ng ticket ko sa PAL, ayan, sa Philippine Airlines. Fully book na daw ngayong August. Kung agad-agad sana silang bumili ng ng plane ticket ko. Nung na-cancel na, tapos bumili na sana sila ng plane ticket ko, siguro makakahabol pa ako nitong August. So, hindi na naman ako nakahabol nitong August kasi fully book na naman daw. So, ang uwi ko na naman, ang nakuha na naman nila is September. Ewan ko kung sana naman, Diyos ko Lord, sana naman makauwi na ako nito. So, more than 1 month pa ako maghihintay, makakauwi sana, in God permit, ayan, mga ka-char-char. So, akalain nyo guys, nagpakargo na ako, pinakargo ko na lahat nung June, kailan ba? Oh, June 11. Nandun nakasulat kasi doon guys yung nung kailan ako nagpakargo. Tuwing magpapakargo kasi ako, sinusulat ko para hindi ko makalimutan. So, doon, nakalagay doon, June 11 yung nakalagay doon na nagpadala ako ng cargo ko. So, lahat ng gamit ko, pinadala ko na lahat. Pinakargo ko na lahat. Konti na lang yung natira sa akin. Yung kasya sa isang bag na lang. Kasya sa isang luggage na lang. Pero ang nangyari, June 11, nagpakargo ako. Then, June, July, mag-August na. Yung haba ng panahon na yon, pinadala ko na kasi yung electric kettle ko. So, wala na akong pati mga kape, napadala ko na lahat. Kasi, iniisip ko, uwi na ako. So, June 10, so, pinadala ko na lahat, okay lang. July 3 kasi yung plane ticket ko noon. So, okay lang na nag-iwan naman ako ng maliit na kape. So, may kape pa rin ako noon. Then, nung naubos na at wala na rin akong electric kettle dito sa taas, hindi na ako nagkape. Wala nang kape-kape, mga ka-char-char. Tapos, nung isang araw, bumili sila ng plane ticket ko kasi inaasahan ko, uwi na ako netong August. Eh, hindi pa rin pala. So, sabi ko sa amo ko, kailangan kong bumili ng electric kettle para may painitin ako ng tubig dito sa taas. Alam nyo guys, nung nagpa-vaccine ako, wala akong kape. Ang ininom ko lang nun is tubig, tsaka juice. Yun lang yung iniinom ko guys. So, walang kape. Wala akong ininom talaga na mainit. Maghapon, magdamag na yun. Wala na akong ininom na, wala akong ininom na kape. Wala akong ininom na mainit. Wala akong pinasok na mainit sa katawan ko kasi pagka meron akong painitan ng tubig dito, bibili lang ako ng Indomie, tapos magma-magic na ako. Pag sinabi kong magic, guys, ang ginagawa ko kasi, yung Indomie, nilalagay ko na lang sa cup. Then, yung malaking cup, then nilalagyan ko ng tubig. Doon na lang naluluto siya.
So nakakakain pa rin ako ng ano, ng mainit. So yun, nung yung panahon na yon, nung June 11 hanggang until nung July, kailan ba ako bumili? Kahapon bumili ako ng ano ko neto, electric kettle, kape, tinapay, indomie, yung alam nyo na, yung paborito ko, yung dingdong, ayan, yung corn beach, ayan, yun yung binili ko guys, tsaka biscuit na konti lang, at least meron akong makain-kain dito sa taas, kasi late na kami kumakain guys eh, yung, alam nyo yon, yung mga nandito sa Middle East, alam nyo guys, minsan lang kami kumakain dito ng kanin, so, yung parang pananghalian lang, tanghali lang kami kumakain dito ng kanin guys, so walang almusal, yung pananghalian namin, alas 12 na, alauna na, ganun kami kumakain, tapos paghapon, wala ng kanin. Kung gusto mong kumain, kung nagugutom ka, bumili ka ng burger, ng brusted, ganun, bumili ka ng, basta kung ano yung gusto mong kainin, bumili ka sa labas, mag-order ka sa labas, magpapo-order kami sa amo namin sa labas, kami ang magbabayad. So ako, ang ginagawa ko, bumili ako ng pagkain ko dito sa taas, in case na wala kaming pagkain sa baba, meron pa rin akong kakainin dito sa taas, pero kung inaasahan ko naman na meron kaming kakainin doon sa baba, doon na lang ako kumakain. Katulad ngayon, meron kaming indomie doon sa baba. Hindi ako nagluluto ng indomie ko dito sa taas kasi may inaasahan ako doon sa baba. Pag walang indomie doon sa baba at meron dito sa taas, maakit ako. Tapos kung kunyari, naglilinis ako ng ano, ng CR, naglilinis ako ng CR dito sa taas, nandun naman sila sa baba, eh sila, ano lang, tea lang, okay na sa kanila. Yung mga kasama ko, tea, tsaka ano, tsaka sliced bread, okay na sa kanila. Ako naman, pagka naglilinis ako ng CR, pagkatapos ko maglinis ng CR, mga ganun, alas 11, alas 12 ako matatapos maglinis ng CR, makita ako dito sa taas, nagjujuice naman ako. Pero bago ako bababa sa umaga, nagkakape na ako, tapos kumakain na ako ng tinapay, kasi may binili naman akong tinapay. Or kung naubos na yung tinapay, magbibiskit ako, or yung toasted bread, ganun guys. Yung meron naman akong toasted bread, yun yung kinakain ko kasama nung kape, kasi malaki yung binibili kong kape, kasi hindi ka naman agad-agad makakapunta, tsaka yung maneho namin, hindi naman namin siya pwedeng utusan, hindi naman namin siya pwedeng kausapin, nawala yung amo namin. Tsaka kahit meron yung amo namin, hindi namin siya pwedeng kausapin kasi bawal. Hindi katulad nun dati na matanda kasi yung driver namin dati, so pwede namin siyang kausapin, pero ngayon, bata yung driver namin, so kahit magbababa lang siya ng pinamili nila, hindi kami pwedeng lumabas dun sa gate. Hihintayin namin maibaba niya lahat yung pinamili nila, na ipasok niya na lahat, na isara na yung gate, saka lang kami pupunta para kunin yung pinamili nila. Ganun ka-stricto yung amo namin ngayon kasi bata yung driver namin na bago. So, parang natatakot siya. Tatlo kaming kasambahay dito, alangan namang lahat kami liligawan niya, diba? So, ganun ka-stricto yung amo namin. Ganun siya ka-sensitive, nabubulol tuloy ako. So, ayan guys, ang sana, sobrang disappoint kasi ako nung last time na na-cancel. Dapat nga pala, opo, yung sa IATF, ayan, mabubulol pa ako. Yun, dapat yun, yung, diba sabi nila, yung mga hotel-hotel daw, full na yung mga hotel-hotel sa Manila, o di dapat, hindi naman ako nagmamagaling, diba dapat, pauwi na lang sa probinsya, doon na lang mag-quarantine yung mga OFW, yung bahala na yung mga LGU na, dapat yung gobyerno natin, nakialam sa gobyerno, oo naman guys, yung
dapat bigyan nila na lang ng bigyan na lang nila ng budget yung mga LGU para doon na lang mag-quarantine sa kani-kanilang probinsya, sa kani-kanilang mga barangay, yung mga OFW, at least yung mga OFW malapit na sila sa kanilang pamilya, abot kamay na nila. After the quarantine, pwede na silang lumabas o pumunta na sila sa bahay nila, 'di ba? Kaysa naman diretso na sila sa doon sa probinsya, doon na sila mag-quarantine. O pwede namang i-swab test nila dun sa airport, tapos maghihintay na lang doon ng result. Tapos pagkatapos ng result, o kung negative, eh dumuwi na dun sa probinsya, tapos dun na lang mag-quarantine dun sa barangay. Bahala na yung LGU kung mga LGU, basta yung gobyerno bigyan nila ng budget yung LGU para may pagkain yung mga yung mga OFW, hindi yung hihintayin mo pa na matapos yung quarantine ng mga nauna, katagal-tagal. Akalain mo ba yun 10 araw yung paghihintay nila doon? Eh di, kawawa naman yung mga na-stranded dito sa ibang bansa, or cancel. Meron pang 5 beses, 10 beses nang na-cancel. Diyos ko Lord, sana naman po this time makauwi na ako. Hindi naman po sana ako mabibilang sa 3 beses, 5 beses, 10 beses na cancel ang pag-uwi. Diyos ko Lord. Bakit ba kasi natatakot yung iba? Kasi hindi naman kasi mapagkakatiwalaan yung ibang nasa gobyerno, mga ka-char-char. Kasi binubulsa naman kasi nila. Imbes na pang dun, para dun sa bagay na yon, kinukuha pa nila, nanakawin pa nila. Ano ba yan naman? Tapos ipakakain nyo sa pamilya nyo, nakaka-lorkay. O, diba? And imbes na matulungan nyo yung gobyerno na mapush ng mapush yung mga OFW, mapauwi na yung mga OFW para makabalik na rin yung ibang mga OFW na naghihintay, gustong bumalik sa makanila kang mga trabaho. O, diba? Sana discord makita ng nasa gobyerno. Hindi lahat ilagay-lagay mo lahat diyan sa Manila na yan, diyan sa hotel ng Manila na yan, kahit naman kadaming hotel diyan mapupuno, sa dami ba naman ng OFW sa mundo? Dapat sana ilagay na lahat sa probinsya, magtaas ng swab test, after that kung negative positive, o hindi, kung ilagay sa tamang kalalagyan ng mga taong negative or positive, hindi yung papahirapan mo pa yung mga OFW. Na naghihirap na nga rito, naghihirap na nga kami dito, naghihirap ka nang magtrabaho dito. Pag uwi mo, maghihirap ka pa rin. Diyos ko Lord. Imbes na, ewan ko, yung tayo, yung mga OFW, bagong bayani. Pero ang bagong bayani, pinapahirapan naman ng ating gobyerno. Hindi naman yung ating gobyerno yung mga taong nakaupo kasi dyan. Hindi naman yung presidente natin yung sisisihin natin dyan. Yung mga nasa baba niya, kasi hindi sila marunong mag-budget ng time, mag-budget ng mag-schedule, gumawa ng strategy, ganun mga ka-char-char. So, dapat pag-isipan din nila ng ibang paraan para hindi na mahirapan or makancel yung mga flight ng mga ibang OFW na gusto nang umuwi. O, di ba? Hanggang doon lang mga ka-charchat. Baka may marami pa akong masabi Magkaroon pa ako ng kasalanan. Magkaroon pa ako ng mga bashers. So, that's it guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. God bless you all and I love you.